March is Women's Month, and we would like to invite you to a conversation with women who are making a difference in the communities of the islands of Visayas. Kaya huwag na po kayo maglilipat ng channel and let us discover their stories only here on ADRA TV. Hapon, mga kapaglaong, magandang hapon. Good afternoon to everybody. Ako po, I'm very happy because it's another new episode ng ADRA TV. And still, Marso pa po, mga kapaglaong, and we would like to celebrate the women that are doing a lot of difference in the communities that ADRA Philippines is working for and is working with. So this afternoon po, gusto po nating batiin ang lahat ng mga nanonood. Unang-una, ang lahat ng nanonood po through our broadcast, through Hope Channel South Philippines, sa page po nila and also sa YouTube. We'd like to say hi also and salamat dahil pinatuloy niyo po kami sa inyong mga bahay. Ang ating pong mga viewers watching through local antenna, Cagayan de Oro City local antenna channel 25, Paraset Cable channel 17, and our nationwide coverage, GISA 37. And we are also live sa Facebook po ng ADRA Philippines. And gusto po nating pasalamatan ang Western Visayas Conference Hope Channel volunteers and their leaders for allowing us to broadcast using their studio, using their equipments, and with the help of their enthusiastic and mababait, magaganda at guwapo na volunteers, mga kapaglaom. Yes, andito po tayo sa Iloilo City. And as I've said, we will be talking to different women. Today, last week po, nakausap po natin ang country director ng ADRA Philippines and then nakausap din po natin ang project manager ng ADRA Philippines, si Ma'am Levy Gutierrez, and then our country director, si Ma'am Hope Aperocho. And ngayon naman, kasi doon yung nakausap natin mga leaders in the country office. But this time, we would like to talk to unang-una, mga empowered women na nagtatrabaho po direkto communities, especially here in Visayas. And later, may makakausap din po tayong mga empowered women nga leader ng mga cooperatives na ina-assist or tinutulungan ng ating project dito sa Visayas. And so, wala nang paligoy-ligoy pa. Let me introduce to you these women. I, for one, is ang dami ko pong natututunan sa kanila, and I'm so happy, much inspired that I am here and you will hear also a part of their story. Kasama po natin si Ma'am Dina. Good afternoon po. Good afternoon po. Ayun, and then si Ma'am Laarne. Mayong hapon. Mayong hapon. So sa ato mga kapaglaom, base magtabok-tabok ni Annie, we would like to talk also to our viewers all over the Philippines. That's why we're trying to speak in Tagalog. Pero ako, Bisaya, gyud ko. Sila, Ilonggo. Pwede na gyud. So magtabok-tabok na ti Annie, Tagalog. Ilonggo, or basta kung masagulan po o Tagalog, English yes. Gamay. So this afternoon, Ma'am Dina, may projects po tayo in Luzon, Visayas, and Mindanao. Kasi people are saying na parang si ADRA, pag may disaster, andun lang. Pero macho, hindi ka alam ng iba, ng karamihan, na si ADRA ay also present in different vulnerable communities through developmental projects. And dito sa Visayas, we have a project. Can you please introduce to our viewers na first time nilang maririnig to, ang Project RISE? Ano ba si Project RISE, ma'am? So ang responsible investment and shared empowerment na in-implement po ng ADRA dito sa Visayas ay meron pong partner, yung kasama MPC. So yung pinaka-goal po ng Project RISE is makapagbigay ng access sa mga farmers, entrepreneurs, especially po sa women's, na magkaroon po ng capital, no, sa negosyo, sa farming, no, at saka po
magagamit din po yung capital na yon para po yung mga kababaihan po natin is ma-empower din po. Ayun. So, pero what do you, ano po yung mga roles nyo? Like, tanoy natin si Ma'am La Arnie. And baka may gusto din po kayong i-greet. Ma'am Dina, pwede po kayong mag-greet. Ano pong roles nyo dalawa? Ano pong trabaho nyo dalawa ni Ma'am Dina in all of this? Maayong hapon sa liwat or good afternoon. Magandang hapon. So, sa ADRA po kami ang staff no dito sa Visayas kasi ang RICE project ay present sa Mindanao and dito sa Visayas. So kaming dalawa po ni Ma'am Dina ang livelihood officer no. Ang amin pong ginagawa dito sa project na ito ay fina-facilitate, ina-assist po namin yung mga previous na mga associations na maging co-op at naging co-op po. So, aside po dyan, fina-facilitate din po namin sila sa business proposals wherein po very detailed po, very, kumbaga ay talagang from the roots no ng cooperative kasi hindi naman tayo pwede na mag-implement ng isang project na ang gusto lang ni ADRA. Opo. So, ang kumbaga we work with them, we listen to them, no? So, ang ginagawa namin ay yung talagang ini-empowered namin sila at ma-facilitate na pag na-facilitate na yung project nila, we're not just at the back. But then, we go through with them and then pag may mga challenges sila na hinaharap within the cooperative, andoon si ADRA through mga mandatory trainings no, na inilalapit namin sila sa PCDO at saka sa CDA. Ayun. Na maging empowered yung co-op nila. Co-op nila. So, yes. Hindi lang siya about giving them money. Sakto po ba? No, parang bibigyan lang natin sila ng pera tapos iiwan na. And then, yung question ko po, Ma'am Dina, is, baka po yung nanonood na, Ma'am, kami, bigyan niyo din kami ng pagkapital. Oo. So, pwede ba to sa mga individual? O sino? Kasi parang specific lang din po. So, can you please clarify that sa ating mga nanonood din? Yes po. So, yung project po natin, as I've said po na nakipag-partner po tayo sa kasama, so, unang-una po, pag makaka-acquire po sila ng loan through kasama po, not directly to ADRA. ADRA, yes. Okay. So, unang-una, dapat po magiging member po sila. No? So, yung kanina po na sinabi ko din na makakaroon sila ng access to financial assistance, yes po, capital. Yung capital po na yon kasi yung dilemma po kasi kahit saan po siguro, di ba, maraming nag-exist na mga microfinance din, institutions. Oh, marami. Meron ding loan sharks, ganun. Oh, ano po yung mga loan sharks? 5-6. mga 5-6. So, parang ang malalaki po yung interest. So, di ba yung kawawa, si ano, yung nag-loan yes sa po. Mga ganyan? So, yung pinaka, siguro yung pinaka ma-appreciate po ng mga partners natin na kapag avail or nakapag acquire po ng loan kasi naibibigay po yun sa kanila sa maliit po na interest. Yes. Like yes. For women, tapos yung sa farmers, makakapag-loan po sila ng meron lang po 3% per annum na interest. Sa mga entrepreneurs naman po, is meron siyang 12% na interest per annum din po. Ayun. So, ako in a way, no, dito ko lang talaga natutunan sa ADRA na sa mga communities pala, ang laking tulong ng microfinance din. Kasi hindi lang isang, I mean, ito, yung ginagawa with cooperatives, yes, community groups, community-based organizations, ang laking tulong niya kasi yung pagbabago pala, hindi lang sa isang buhay, hindi lang din sa isang pamilya, pero pwedeng umunlad, magbago ang isang komunidad talaga. And that's the beauty. And yun yung parang gusto din natin ma-learn or madinig
especially sa mga special guests natin mamaya, no? Yes. Pero before that, as I've said sa intro ko, March is Women's Month. Yes. And nakita niyo naman mga sa ating mga nanonood, mga babae po, sa ilan pong municipality ang under niyo? Like ilan, ano pong, saan po kayo nagtatrabaho, okay, ng mga communities, tapos mga babae, anong hirap na na-face niyo din? Siguro masasabi natin na hindi lang siya municipality. Parang buong buong Visayas. Buong Visayas. Region 6 po siguro, masabi yun. From Negros, Occidental, Aklan, Antique. Yan yung tinatawid-tawid niyo. Yes po. So siguro naka-base lang kami sa Ahoy. Ahoy. Pero when it comes to operation, kasi yung scope din po ng operation ng kasama na partner natin na cooperative, is andun din po kami. Ayun. So, ano po yung mga example ng mga, may ano ba? May challenges pa, Ma'am Laarni? Yes po, may. As babae, ha? Yes po, may challenges po talaga pagdating sa negotiation. Especially, hindi po talaga natin maiiwasan na kahit hanggang sa ngayon is madami pa rin lalaki na sa posisyon. Okay, so halos yung mga decision makers, mga lalaki. Yes, so paano but mo pinoposition yung sarili mo pag ganun? Po, siguro sa amin ni Dina, ang ano lang siguro namin yung baon or ang sinusuot lang namin is yung confident. Ayun, tas tibay na loob. Tapos confident lang po na kung ano man yung kailangan gawin namin or ano man yung pinaka-reason, ano man yung kailangan i-negotiate namin, sasabihin at sasabihin po namin yun with, siyempre, confidence po. No? Kasi parang, do you realize that na parang hindi naman to para sa'yo? Yes po. Diba yes. Para to sa mga komunidad? So, doon ba kayo humuhugot ng lakas to negotiate with people, Ma'am Dina? Actually po, siguro I'd like to commend din siguro po yung partner natin na kasama, yes, no, yung cooperative. Kasi lately, we've been traveling around Region 6 na. Ako pa nagdadrive. Yes. Kinuha niya po ako sa airport. Siya po yung nagdadrive, babae po. So, nag-visit po kami sa mga borrowers natin kasi as nag-implement po kasi yung, nag-start po kasi nag-implement yung project natin dito is year 2020. Year of pandemic talaga. Pandemic time pa. So 4 years na. Yes po. So, di maiiwasan po yung mga challenges din sa amin dito, especially with kasama din na during release po ng mga loans, syempre, dun din po yung time na hindi agad nako-collect yung mga repayments kasi nga, lahat tayo affected nung pandemic. So, ngayon, with kasama, na nagta-travel po kami, nag-visit po kami in different parts of Region 6 to, kumbaga, masasabi natin na mga delinquents talaga. Pero, yun nga, nag-visit kami not just to collect payments, but then, parang, kinakamusta po natin sila. Ayun. Yung kinakamusta po may natin dialogue, sila. Yes po. May dialogue. Kung bakit di po sila nakapagbayad. Mm-hmm. At least, dun po sa personal visits natin, sa mga partners natin, or sa mga borrowers, napapag-alaman po natin yung mga reasons nila kung bakit di po sila nakapagbayad. Ayun. So, yun nga, yung partner natin. Na-empower kayo dahil sa partner? Yes po. Kasi na-expose kami sa, sa work nila. Kasi given yun nga po yung background namin is parang ako personally kasi si Madam meron na siyang background sa microfinance. Ako parang baguhan talaga ako sa microfinance. Mm. So sa pagsama-sama po namin sa kasama, parang dun po kami na i-empower din. Ay, ganito pala yung mga sistema na ganito, yung mga ganito tong strategies, mga ganon. So we're in a parang masasabi namin na siguro if time will come na parang dun tayo sa part na baka malay natin, nandun din yung focus natin. Parang mababao namin yung mga experiences na yon. Ayun. And then yun yung nakukuhanan din ng lakas. Yes po. Yes. Para, kasi 4 years na po. Yes. Hindi po kayo nag-give up. No? Hindi po parang, okay, 1 year lang, 2 years lang. And to think you're traveling all around, you're meeting different personalities. Kasi
may gusto tayong ma-achieve for them. May goal po tayo para sa kanila. So parang lumalaban din po tayo kasi iba-ibang personalidad, di ba? Yun din po yung pinaka siguro inspiring din sa part namin kasi hindi lang yung mga delinquents yung nabivisit namin, kundi yun yung mga tao din na parang makonsider din may mga stories of change ba. Ayun. So parang paunti-unti, parang yun yung tina-target namin na ma-reach talaga sila para makapagbigay din sila ng inspirasyon sa iba. Ayun. Speaking of stories of change, we will cut this interview with you. Kasi po, meron po tayo talagang makakausap na kayo po ang nag-facilitate na makausap po natin sila this afternoon, and tatanungin din po natin sila sa mga storya ng sa Bisaya, 'di ba, kabaguhan, yung parang stories of pagbabago. Ayun, nahit ko, 'di ba? Pagbabago. Yung stories pagbago, mga storya sa pagbago, and then makakausap natin sila this afternoon also. Pero babalik kayo later. Uh-huh. And then makakausap ko kayong lahat, no? The dynamics between you as women from ADRA Project Rise and also them, our community cooperative chair persons and leaders. Pero sa hindi pa, mga kapaglaom, kahit sabi ni Ma'am Dina, stories of change, we would like to show you a video, a story of stories of change coming from Project Rise. Let's watch this. Ako gali si Lenny Forog, 56 years old, owner sang 2L Forog Welding Shop and Vulcanizing. Ang akon nga negosyo nag-start ini siya since 2010. Nag-operate kami for 3 years tapos nag-abot ang bagyong Yolanda. Ang amon nga negosyo na guba agad siya kag nag-start kami sa zero. And then ang utang kami liwat, agon nga makapatindog kami sang structure kag nagsugod kami sang amon nga vulcanizing kag welding na sa tunga time 2014. September 2020, nabaton ko ang 300,000 kagin pamakal naman siya sang mga gamit. Ina siya ang compressor, ang amon nga car wash, welding machine, ang iban mga materials nga ginagamit sa amon nga mag-fabricate sang sidecar, tapos mga motor parts. Na kompleto amon gamit. So sa income, dako ang gintaas niya. Kahit siyempre, damo ka na materials. And then, damo ka man stocks. Nami siya ang return of investment niya. Laban sa tubi, ma'am, sang gin-loan ko, nagkato sa equipments. Wala siya bala gin nga sa negosyo. Tuod nga ang equipments, siyempre, investment mo na. Pero wala siya yan, nagaginan siya. So, gamay lang siya bala ang nagkato sa materials. Amo na nga, medyo gamay ang income, pero sa gihapon ti pila akong ditawo, siguro i-chakto lang ati ang ako na mga tawo, kuha na sila mo. Ang isa 4 years, ang isa 5 years, kagang subong ang manubulkit ko na uma 1 year siya. Sige-sige na amon nga operate, nagapang kontrata na. At the same time, kulang man gihapon amon nga gamit. Medyo budlay-budlay lang kahit siyempre may ginabayran. Kag mabaydan ko man sang santo eh. Pero nakabuligid siya sa amon nga pamilya eh, kaya dira ko man ginakuha ang tanan. Kaya wala man kami iban nga ang gamay malanabi ang source sang bana ko, laban gid, dira gid. Gapasalamat ko sa ADRA China nga nag-sponsor sa sininga project. Dako gini siya ang nabulig sa akon sang project sang RISE, so makabuligid. Ayun, nakita niyo po ang isang istorya ng pagbabago, mga kapaglaon. Salamat po sa Project Rise para sa istoryang iyan.
And ngayon, makakasama po natin tatlong mga babae na sila po ay key persons, no, sa likod ng mga storya ng pagbabago sa ilang komunidad sa Visayas and in partnership po with Project Rise ng ADRA Philippines. Unang-una, kasama po natin si Ma'am Lea May Braganza. Ma'am Lea May, ano po yung cooperative niyo? Ano po yung ginagawa niyo sa cooperative? And baka gusto niyo po din silang batiin. Okay, mayong hapon gid sa tanan. Ako po si Lea May Braganza, 36 years old. Chairperson sang Peer Banded Alliance Livelihood Consumers Cooperative na makikita po sa Barangay Puntaburi, Ahoy, Iloilo with 21 members at tatlo po yung lalaki at 18 po yung kababaihan. Ano po yung role niyo sa cooperative? Bali ako po yung chairperson ng Peer Banded Alliance Livelihood Consumers. Chairperson. Gusto niyo po ba sinang batiin? Gusto ko lang po kayong batiin lahat ng member ng PBAL. Magandang hapon sa lahat at watch out. Ayon, so mag-ingat po kayo. At sana po nanonood sila, dapat nanonood sila, no, once this be aired. And we also have Ma'am Lenny Forug. And Ma'am, ano pong cooperative, mga marami ata kayong cooperative, at saka ano po yung role nyo, and baka gusto niyo din po silang i-shout out. Dalawa lang, ma'am. Okay, sige. Ako gali si Lenny Forug, Vice Chairperson sang Baridos Energy Consumers Cooperative from Barido, Ahoy, Iloilo. We have 41 members, 5 male ka at saka 36 na female. At the same time, member po ako ng First Iloilo Northern, First Northern Iloilo Seed Marketing Cooperative at isang at ako ay bookkeeper nila. Gusto ko lang din batiin yung mga miyembro ng Baridos Energy, especially ang amon nga mapisan nga chairman si Inday Babet, kagang manager nga si Jenny Fernandez. Bisan pa ang mapisan man nga chairwoman sang First Northern Iloilo Seed Marketing ni Maricon Posadas Binadero, tsaka family ko, mga anak ko. Ayun. Si Sir Mark. Ayun. Thank you Sir very Mark, much. I think you are referring to Sir Carl Mark Morta. Ayun. Kuya Mark, finally, I am with them and makakausap ko sila. I'm actually so privileged na yung kausap ko ay yung mga kababaihan sa likod ng pagbabago dun talaga sa mga komunidad. Honestly po, for the past few years with ADRA, yung nakikita ko yung mga videos niyo lang. Ayun, and then yung nakita ng ating mga viewers. But now, makakausap po talaga namin, or makakausap ko po talaga kayo. So sa atong mga kapaglawang gatanaw, masing magtabok-tabok may diri og istorya. No, we're trying to talk to everybody sa Pilipinas, kaya primary language is Tagalog. But andito po kami sa Iloilo, everybody's so sweet. Opo, yung tono, so we can also, ayun, mag-Ilonggo. Then ako, Bisaya, manjud ko. So basing mas slide po ko sa Bisaya. And then lastly, kasama po natin si Ma'am Mary Jade Lumampaw. Ma'am, ano pong cooperative nyo? Ano pong role nyo? And please, batiin nyo din po sila, baka ma-hurt. Ako gali si Mary Jane Lumampaw, sa taga-Kulasi, Ahoy, Iloilo. Is ako ka-manager sa amon nga co-op nga Almin Passion Desire Service Cooperative. Yes, ma'am. Great. Batiin? Hi! Hi sa imo, Chelani. Happy birthday. Sa akong mga membro, maying hapon, kag sa akong mga kabataan, kag sa akong bana. Ayun. So, birthday pala, ma'am. Oo, isang chairperson na. Ayun. So, doon tayo, ma'am. Hindi pala. So, unang-una ho po na tanong, ano po ba yung buhay bago si ADRA?
Kasi for the information of everyone, mga community partners po natin, sila, no, yung mga cooperative na sila po ay leader. So, bago po ba si Adra, pwede nyo po bang ma-describe sa amin, ano po ba yung naging, ang buhay? So, ma'am, Lea May. Bali sa ako niya part, before po dumating si Adra sa aming buhay o sa aming komunidad, ako po ay isang simpleng babae lang. Sa bahay lang at syempre, inang nag-aalaga ng bata, walang alam pagdating sa mga entrepreneur. Tapos, isang araw ay dumating sila. Yun, masasabi ko na from simpleng babae naging extraordinary. Oh, wow! I really love that po! From simple na babae to an extraordinary woman. Oh, amazing. Parang na-inspire po ako. Paano po niyo nasabi na this time naging extraordinary? Ano po ba yung natutunan niyo sa proseso nung pagpasok ni Adra? Kasi po noon, siyempre wala pa ho kaming wala pa ho akong nalalaman tungkol sa mga paano po magkaroon ng sariling income, kung paano po mangin yung masasabi mo sa sarili mo na you can live without them or hindi ka nag-depende lang sa income ng asawa mo. Tapos nang marami ka nang nalalaman na you can say na mayroon ka ng self confidence. Kasi dati sa bukid ka lang, nag-alaga ng bata, nagtatanim ng mga gulay, kung ano-ano lang. So this time, masasabi ko na extraordinary talaga ako. It's because kag-empowered ako through Adra. It's because nga sa mga seminars nga na conduct nila, na na-enhance namin sa amin mga livelihood. Tapos sila din po nagturo kung paano ka maging entrepreneur. Yung mga babae, kailangan na mayroong income. Hindi dapat na nagdedepende lang sa kung anong kita ng kanilang asawa. At saka po, doon ko nalalaman, kag nadidiscover ko po sa sarili ko na through sa mga encouragement nila. Siyempre ako po, noon, hindi po ako marunong makisalamuha sa mga tao kasi hindi naman ako, kumbaga, sa bahay lang. So pagdating nila, noon nalaman ko at doon nakikita rin ng mga tao na mayroon din pala akong potential, no? At ngayon, so, leader na. At naging leader ho for since 2014 na naging comms ka kami until ngayon. Wow! So noon nalaman ko, doon na sa sarili ko na yung babae pala, hindi dapat nasa bahay lang. Oo. Kasi para po sa lahat, no, ano, bakit ba pinag-uusapan natin to? Kasi po yung ginagawa nila ngayon, nakikilahok po sila sa mga diskusyon na makakabuti, hindi lang sa pamilya, pero sa buong komunidad. Diba? Inaaral yan, di ba po? Yes. And then ngayon, you're actually one of them that's making decisions para sa iyong community. So, ano yung, can you mention po, ano yung mga pagbabago sa community niyo ever since na, ayun, naging empowered po kayo and then with Adra? Ano po yung naging yung mga kabuhayan? Baka pwede niyo pong ma-mention? So, actually po, malaki yung mga pagbabago sa komunidad nung dumating na si Adra, especially sa community namin at sa amin din po. Kasi una-una po, during sang livelihood program nila, marami po mga natulungan since Yolanda, nang grabe yung epekto sa financial, sa livelihood ng mga tao sa isla. Tapos, noon dumating sila. Tapos, marami sila mga natulong sa mga tao, hindi lang ho sa kung paano i-lift up or makarecover dulot ng Typhoon Haiyan, but then, ma-encourage ang
ang hindi lang ang komunidad, ang mga kababaihan, kundi lahat ng tao na na-encounter yung bagyong hayan, kung paano po maging positive sa mga struggles or sa mga problema na dinadaanan namin. So marami po silang naitulong through paano po maging sustainable yung livelihood. Ayun. Kung paano po maging handa pagdating sa mga disaster. Ayun. Tapos nagbibigay din po sila ng mga equipment kung paano magamit namin in terms ng mga darating yung bagyo para early warning signals. Yeah, yun, marami so, din oo. Po talaga. Tapos, no? At ang isa po na gustong-gusto na mayroong impact na pagbabago sa komunidad is marami pong learnings through kung paano maging businesswoman, maging entrepreneur, kung maging positive thinker. Ayun. Ma'am, Lenny, sa inyo po, ano yung pagbabago sa komunidad nyo din? So far, siguro ang cooperative namin kasi siya siguro ang only cooperative sa barangay namin. Ah, nag-iisa. Okay. Oo. At nagsimula kami nung 23 na members. Marami ang gustong magpapamyembro, pero syempre, kailangan natin iscreen yun. Parte po kayong nagdi-decision kung sino pong tatanggapin? Oo, kasi trabaho ng board yun. Ganun na po talagang level. Oo, at saka ang tulong kasi ng ADRA sa amin ay simula pa nung, kumbaga sa baby, yung gumagapang ka pa lang. Hindi nila kami binitawan hanggang naging equipped kami. Yeah. Madami kaming trainings at yung mga capacity building sa financial. Kagaya kahapon, katatapos lang namin mag-training sa ano po yung naging training? Financial management. Financial management. Credit and risk management. Madami kaming natututunan. Ayun. Kung gaano ka-importante ang cooperative, kung gaano ka-importante ang savings, mobilizations, which is nga again first introduced sa barangay namin ang COMSCA. Sa ngayon, may maraming 5 yatang COMSCA group aside from cooperative namin. May COMSCA na sige-sige sila. Hindi sila nag-stop kahit wala na yung ADRA. ADRA yung nag-introduce sa ng COMSCA sa barangay namin. Tsaka yung tulong na nakuha namin sa ADRA, hindi basta-basta napuputol. Kasi kumbaga parang may domino effect yun eh. Tinulungan niya kami at the same time tutulong din dun sa mga nasasakupan namin, abot sa aming makakaya. Kaya hindi lang isang buhay din yung nagbabago, hindi lang isang pamilya, pero buong komunidad. So yun yung parang pinaka-striking din po na yung pagbabago, hindi lang din overnight. It takes time din po pala. Pero yung isang tanong ko para po kay Ma'am Mary Jane, Ma'am babae po kayo, nasa decision making. Diba po parang minsan, parang yung babae, wag kang sumali, parang babae, may mga kultura pang ganyan eh. Paano nyo po pinoposition yung sarili nyo na yung boses nyo madinig po ng iba? Sa akin, ewan ko nga kung bakit nakaposition ako ng isang manager, kulang naman ako sa edukasyon, ma'am. Yun yung parang sabi nila, kailangan ba? Ano bang recipe para sa isang successful na leader? Kaya nga siguro, ma'am, kasi kahit sabi sa mga membro namin na kahit wala kang edukasyon, kulang ka sa edukasyon, pero nakita nila na may potential ako sa negosyo. Kasi balot bindur ako, ma'am eh. Kaya hindi na ako nag-imik na hindi ko tatanggapin ang responsibilidad na bilang isang manager kasi mas gusto nila ako nga magka-manager, ma'am eh. So eto po ha, para po sa lahat, baka hindi nyo na-catch. So parang una-una po, parang hindi nyo
parang nagdadalawang isip din kayo kasi balot vendor. Pero at saka, grade 1 lang nila, po ako, ma'am. Grade 1 po. Pero ikaw yung gusto nilang maging manager. Paano niyo sabi po ko, wala akong alam sa ganitong sitwasyon na manager. Ano bang ano ko kakayanan ko diyan? Sabi ko. So paano niyo po inano sa sarili niyo? Ano po naging proseso? Paano niyo po parang okay, kasi manager kayo ngayon. Hindi ko alam bakit ba. Sabi ko, sabihin niyo na sa akin kung anong gagawin ko kasi kulang nga ako sa edukasyon, hindi ko mo alam kung paano ba ano kaya ko ano ko yung mga negosyo natin, pero kung ano-ano yung mga nang katulad ng ano ng mga meeting ma'am na ipatawag kami ng ADRA, sabi ko ano ba yan ang akin maano kasi hindi nga ako nakapag-aral na ano. Sabi niya, sabi ng mga membro ko, sige lang, ano mo lang yung atin negosyo na hindi maano yung matutumba yung atin nga ko. At hindi naman natumba. Hindi. And then andito po. Grabe po. Thank you po, Ma'am Mary Jane. Alam niyo po, ito yung definition ng empowerment. Yung bang sa simula, ito yung pagtingin mo sa sarili mo. Tapos, tinulungan ka na makita yung potential mo at para bang mag-believe talaga po na kaya mo. Okay. So, ngayon po, Ma'am Mary Jane, no, para ako, pag inanoy, you believe in yourself na naging kaya nyo po. Kaya ko rin po. Oh, yun. Malakpak naman. Yun yung naging parang importante pala. Na, paano po yun? Paano po yung iba? Naririnig nyo po ba yung iba? Bakit babae yung manager? Dapat lalaki yung manager. May times po bang nagkaganyan ba sa kasi ma'am, pag babae ang manager, maid-id kasi ang babae. Ano maid-id? Ano, mabusisi. Parang mabusisi. Mabusisi. Parang mabusisi. Tapos, nang malawak yung isip kaysa lalaki. Ayun, sorry po women's month kasi. Sa lahat po ng mga kalalakihan dyan, since women's month, so ipagdidiwang po lang. So, no offense. Pag may men's month doon, pag-usapan din. Pero opo, so as you have mentioned, mabusisi po ang mga babae. So every time po ba, pag naririnig nyo na parang may nagda-doubt sa kakayanan nyo, saan po kayo kumukuha ng hugot na magpadayon, mag-continue sa laban as isang leader sa komunidad, ma'am? Bali sa aking part, so, yan yung sinasabi na you cannot please all people. Pero sa aking part, as long na ginagawa ko kung ano yung tama at makakatulong sa aking mga co-members at sa mga sa pag-unlad ng aming co-op, binabaliwala ko po yung mga negative vibes. Very important sa isang babae talaga, no, na i-shut down yung mga sabi ng ibang tao. Kailangan po talaga matibay yung loob mo, yung pag-iisip mo, matibay din. Kasi marininig mo yung mga, you know, mga istorya ng ibang tao, but magsistana. Pero ma'am, for ma'am ano naman, sorry yung kodigi ko. Ma'am Lenny, paano nyo po and this will be my question also to Ma'am Mary Jane, paano nyo po tinutulungan ng ibang babae sa inyohang cooperative na ilabas din ang boses? Siyempre, matutulungan mo lang kasi yung mga kababaihan, pareho mo, kung alam mo sa sarili mo na mayroon ka. Kasi dapat full ka eh. Wala ka naman kasi pwedeng ibigay kung wala kang ganun. Hindi mo mabibigay ang wala ka. Ganun. You cannot give what you do not have. Mm-mm. Sa journey namin with ADRA na nagkaroon na kami ng maraming trainings, marami na ring mga challenges at saka siguro napupuno kami sa mga trainings na nagkaroon kami ng mga knowledge paano mag-handle ng mga miyembro mo at saka yung mga kalalakihan man sila o babae man sila. Importante doon kasi kilala mong sarili mo na
kaya ko to. Kasi tinitingala ka ng member mo eh. Opo. Sa'yo sila humuhugot ng lakas. Opo. Kaya kailangan mo magpakita ng ano, ng katapangan. Yun! Oo. Katapangan. Kasi nilulook up ka nila, hindi ka pwedeng magiging weak sa paningin nila. At saka use ng dapat responsable ka sa mga ginagawa mo. Ikaw kasing boses ng kooperatiba, di ba? Kung anong sasabihin mo, syempre susunod sila. Ngayon, kung may magtalang, yung mag-astray ba yun? Ano yung parang... Oo, na hindi siya sumusunod. As a leader, accountable ka doon. Oh, ano bang nangyari? Bakit siya kumaliwa? Eh, dapat kanan kayo. Meron kasing ganyan. Hindi naman lahat ng miyembro ng cooperative. Minamanage yan yun, ma'am, no? Is, ano, okay lahat. Oo lang ng oo. Hindi, meron talagang, iba talaga yung mindset. Oo, pero pinag-uusapan namin yun ng board at saka para makakam up ng decision para doon. Hindi naman ako pwede na mangin, ano ako lang mag-decide. May apat na board pa aside from me. Yun. So, you are really part of decision making. Ma'am Mary Jane, paano po sa co-op, ikaw din po, paano mo ina-encourage or sinusuportahan yung mga kababaihan na andun, baka naging kapareho mo noon na sino ba ako? Wala man ako ganitong ganyan, ganyan. Paano niyo po sila ini-encourage na, hindi, kaya mo yan. Parang hindi ako maka-ano, ma'am. Kasi nang sinasabi ko sa kanila, gagawin ko hanggat makakaya ko kung maano ko. Kasi ma'am, may negosyo rin ako na yun, sa akin na personal. Pero kahit na may negosyo ako na personal, ma'am, pero ginaano ko yung time ko sa co-op na magawan ko man ng ano ng parang hindi masayang ang pagtiwala nila sa akin na kahit na wala akong pinag-aralan pero ginagawa kong lahat ng makakaya ko. Tapos magiging kaya din nila. Oo. No? Na makakayanan mo din yan. Now po, ngayon, this will be my last question sa ating lahat and then invite po natin silang Ma'am Dina and Ma'am Laarne. Gusto ko po sana kausapin niyo ang isang babae na parang hindi niya nakikita yung potential niya. Or isang babae na nahihiya or ayaw ilabas yung boses niya. Ano po yung gusto niyong sabihin sa kanya? Oh, for example lang po ha, may isang babaeng nakikinig sa no viewers natin ngayon na andyan sa bahay na parang parang walang boses. Parang hindi part sa decision making. So, ano po gusto nyo maging mensahe sa isang babae na nakikinig ngayon sa atin? So, yun po yung camera. Let's start po with Ma'am Leia. So, si Ma'am Leia, ano pong gustong sabihin nyo sa kanya? Sa akong part, gusto ko siguro sabihin sa lahat ng mga kababaihan dyan na minsan naging katulad ko. Mahiyain. Tapos walang yung tingin ba sa kanilang sarili ay hindi nila kaya. So ito lang masasabi ko na kung kaya ko na ganito ako kaliit, mas kaya niyo. Kasi nasa isip lang yan ng isang tao. Huwag mong sabihin na ganyan ka lang, wala kang pinag-aralan, wala kang degree, wala kang maipabugal or maipagmalaki. Pero ito ang tatandaan mo, dapat mong ipagmalaki ang iyong sarili at tatandaan mo rin na kung kaya ko, kaya mo rin. Dahil ang isang babae, hindi dapat nangin sa bahay lang. Hindi dapat na sabihin mo na hindi mo kaya dahil kaya mo kung gusto mo. Gusto mo dahil kaya mo at makakaya mo kung mayroong kang pagmamahal sa sarili mo na gusto mong umunlad. At mayroon kang maipakita sa mga tao na
ako ay isang babae lang, pero kaya ko. So, yun, ma'am. Thank you po. I'm listening to you. Na-encourage po ako. Yes! And then also po, hindi naman tayo magsasalita para lang din sa atin, di ba? Ito sa parte na sabi nyo, kung gugustuhin mo na yung pagbabago, pwede parang maging through you kasi para sa pamilya mo, para din sa ikakaunlad ng komunidad mo. Kaya huhugot din tayo doon ng lakas. Thank you po, ma'am. No? And then, si Ma'am Lenny po, ano po yung gusto nyo sabihin sa mga kababaihan? Sa mga kababaihan dyan, huwag nyo sabihin sa sarili nyo na babae lang ako. Kasi unang-una, as a mother, malaking responsibilidad na yun. True. Oo. Tsaka, magtiwala kayo sa sarili. Tiwala lang sa sarili. Tsaka, magiging humble. Magtanong kung hindi alam. Tsaka, makinig kung may nagle-lecture, may nagsasabi, may nagpapayo, na para lang din sa ikabubuti natin. We should listen. And above all, love yourself after you love God. Ayun, that love for God was highlighted also. Thank you, Ma'am Lenny. Gusto ko po din yung i-pick up. Pag mother ka, hindi lang, mother lang yan, nasa bahay lang yan. May magagawa. That alone is powerful already. Na isa kang ina, no, sa lahat ng pinagdaanan mo, yung strength mo as a mother, no, that's very important din po. Thank you, Ma'am Lenny, for emphasizing that. Ma'am Mary Jane, ayun, ikaw naman ang kakausap sa mga babae na parang yun, kaya ko ba to? Wag na lang, dito na lang ako, okay na, sila na lang, wala naman akong alam dyan. Oh, may alam ako, pero parang baka hindi nila ako pakikinggan. Ano pong gustong sabihin niyo sa isang babaeng may ganyang mindset? Sa akong part, nga kapareho ko, nga kulang sa pinag-aralan, ng kulang sa edukasyon, hindi gali, ano, hindi, nang hindi pala, ano pa yun? Hadlang. Nang hadlang na kahit kulang ka sa edukasyon, pag may abilidad ka. I-post mo lang yan, te. Ay, gusto ko yun. Thank you. What? Yes, so very, ano, akala ko haba pa sasabihin ni Ma'am Mary Jane, pero yes, yes, no? I-post mo lang yan, te. Palakpakan po natin ang ating mga kababaihan na andito po. I for one, is very blessed sa inyo pong shinare this afternoon. And mga kapaglaom, we'll have a short break. And then we'll be back. Yes, we are back, and this concludes, mga kapaglaom, our discussion on women's strength, no, for the month of March. But I do believe, even if it's not March, we'll see more and more of stories of change, especially women pushing that in the communities. I am so happy. I have learned a lot this afternoon. And makakasama ko po ang lahat. No, they are representing the strong, empowered women of Visayas. So I'd like to ask, to end our episode, baka may gusto po kayong pasalamatan. So let's start with Ma'am Lea May. Sige, ma. Gusto ko lang po pasalamatan ang donors, ang ining project Project Rise, sa lahat ng staff at saka
Pinapasalamatan ko din po ang aming staff dito, si Ma'am Dina at si Ma'am La Arnie sa pag-facilitate sa amin at saka sa lahat ng time and effort. Kag ginapasalamatan ko gid ang Ginoo nga ari kami diri subong kag namit namon ang si Ma'am Chantel. Thank you so much kag sa lahat-lahat nga bumubuo ng Project Rise. But thank you so much kag God bless us all. Thank you, Ma'am. Ma'am Lenny. Salamat Adra Philippines, salamat sa duha ka gwapa nga staff. Basta ilong gagwapa. Ayun. Pero extend ang gagwapa. Pagkagaling ka na CBO, gwapa pa niya. Half ilongga ako. Ah, okay. Si Papa, my father is from ito. Ahoy. Ahoy. Kasinalwa. So, gwapa po. Eh? Thank you sa tatlo kong upodir. Salamat man sa duha ka mga gwapa nga staff sang Adra. Nga nag-facilitate sini, kag nagagiya gid sa amon, nga wala sang kakapoy. And thank you sa duha ko diri kaupod. Kag thank you kay Ma'am Chantel nga ilongga man siya, so included siya sa mga guwapa. Amen. Thank you sa tanan sa aton nga staff sa sini nga studio. Yes. Oh, thank you gyud po diri po sa Western Science Conference, Ma'am Mary Jane. Nagapasalamat ako. Pwede ilongga. Yes, na. Pwede man. Nagapasalamat ako sa Adra Philippines kag sa bilog nga staff sang Adra. Sa mga sa wala nila humpay nga training nga madamo pa kami matutuhan sa training nga ginakandak nila kag madamo man salamat kay Ma'am Chantel na nag-expect gid ako nga mas tigulang siya sa amon kag mas yagali ang manghod sa amon. Thank you. And then I think that's a perspective na maganda po kasi as a young woman pagkukunan ko po talaga ng aral, ng lakas, yung kayo po. So, ayun, medyo na-pressure ako doon na. So, baka yung direction ko maging ganun, katulad sa direction ni Jen po, empowered woman. And then, kasama din natin ang ating staff sa Project Rise. Ma'am La Arnie, sino pa sasalamatan? Sa Adra Philippines, no, we are very thankful for this opportunity na makapagtrabaho dito. Of course, sa aming donor, sa ating donor, no? Sa Adra Hong Kong. Ayun nga ang nasabi nung isang supervisor or superior namin one time when he visited here. No, sabi niya, until when ikaw, Ning Larnie, sa Adra? And I told him na, as long Adra needs me, andito kami. So yun po, talagang napaka madaming salamat or maraming salamat sa Adra Philippines, no? Dahil yun na sabi, malayo na kami sa dati. Pero yun, as long na nandito pa yung project at yung goals namin hindi pa natatapos, malayo pa. So, malayo na, pero malayo pa. Ayun, ang ganda. Ma'am! Yes po. So, gusto ko po talagang pasalamatan, of course, yung mga partners natin dito, no? Yung mga cooperative partners natin, yung mga individual partners, borrowers, especially yung kasama MPC. Kasi sila talaga yung parang nagiging gabay din namin dito sa project na to. So we're very thankful, of course, with Pastor Kerry. Yeah. So parang si Pastor Kerry kasi yung parang one call away ng Adra. True. No? So sa lahat-lahat, maraming salamat din po. At syempre po sa iyo na talagang pumunta dito para magawa natin itong pagpapasalamat din sa ating mga partners. Thank you, Ma'am Dina. And if in the near future, there will be more discussions with women and communities, I'd be so happy to be back and to talk. Kasi this is also a personal experience na hindi ko rin po makakalimutan. Thank you very much. Palakpakan po natin ang mga kababaihan dito po sa Visayas, sa Project Rise. Gusto ko pong pasalamatan the person who really initiated na mangyari po ito, walang iba, the project manager yes, of Project Rise,
Sir Jeremy Lapad. Thank you very much. Siya po talaga yung Shan, punta dito. Let's invite community partners and let's hear their stories this Women's Month. Thank you po sa inyo. Saludo po kami sa trabaho na ginagawa niyo as leader din po both in Mindanao and in Visayas. Yes. Gusto din po nating pasalamatan ang bumubuo ng Hope Channel Western Visayas. Maraming salamat po kay Pastor Rafaelo, sa mga volunteers po natin na andito. Thank you very much for allowing us to use your resources and your efforts also na maging successful po ang ating production ngayong araw. Nagpapasalamat as mentioned ni Ma'am Dinah kay Pastor Kerry po ang presidente ng ng Adventist Church dito sa Western Visayas. Thank you po sa pag-aaruga. Yes, one call away and sa suporta and yung vision niya na nakikita in partnership with ADRA din po. And so mga kapaglaom, pasalamatin din po natin ang ating mga kasamahan sa ADRA Philippines at sa mga partners natin na broadcast channels like Hope Channel South Philippines and Hope Channel Philippines. Ayun. So, dito po natatapos ang ating episode. Pero ang amin pong prayer is that hindi po nagtatapos dito yung realization or yung mga natutunan natin ngayong araw. Aming pong goal is that will be something that dadalhin po natin as we meet more challenges and face opportunities for us women to make a difference in our families and in our communities. Kita-kita po tayo sa next episode, Lunes, 5 to 6 p.m. dito lang sa ADRA TV!